pinabulaanan din niya ang mga kwentong kumakalat. Tukol naman sa love life, na nagkwento din siya na hindi niya priority yung love life. Uy, sino yun? Meron siyang picture, nilalagay niya sa wallet niya. Katuwaan lang daw kasi nakikitan siya doon eh, friend niya na pogi. Pero ayon kay Aba, ang mas dapat tutukang kwento ang usapin ng mental health. Na noong panahong yun, hindi pa raw masyadong pinag-uusapan. The night before she died, nababalitaan ko na lang sa mga kaklase niya na parang lagi siyang dazed, napagod siguro talaga si Maningning physically and mentally. Sang-ayon dito ang mismong kapatid ni Maningning na si Banawe. Pumanaw si Maningning September 29, year 2000. So kung may signs man ang mga tao na maaring red flag ng mental unwellness, hindi namin napansin. Lalo't lalo na artist siya. So talagang more often than not, meron siyang mga ginagawa. Like mas gusto niyang matagal sa kwarto mag-isa dahil doon siya nagpipinta. Dati, talagang meron pang stigma associated sa anything na subject related to mental health, kaya hindi siya masyadong pinag-uusapan. Gumanda ang situation nung napasa na yung mental health law. Pero kung may dapat daw pag-usapang kwento tungkol kay Maningning Miklat, ito ay ang galing nito sa sining at panitikan. Na magpasa hanggang ngayon ay buhay na buhay sa alaala ng kanyang ina. Napakabait na bata niyan, tahimik, napakatalino. Pag nagustuhan niya, katulad noon, yung pagpinta, talagang magpipaint siya, no? Alam niyo ba na ang isa sa mga obra ni Maningning Miklat nandito pala mismo sa Bakuran ng Kapuso Network? 1992, nang masungkit nito ang grand prize sa non-representational painting ng Art Association of the Philippines mula sa kanyang obra na Trouble in Paradise. Ang GMA ang isa sa mga naggawad sa mga kinilalang kampyon. Ang tagal ko nang hindi nakita noon eh. Mula nung nanalo yon.